shocking at viral ang nadiskubreng di umano katayan ng mga pusang gala sa binangonan Rizal. Sino naman ang may pakana nito at bakit niya ito ginawa? Alalang-alala ngayon si Vina, hindi niya tunay na pangalan. Mahigit isang linggo na kasing nawawala ang isa sa mga mahal niya sa buhay. Nung isang gabi, bigla na lang hindi siya umuwi. Tapos inantay pa namin siya hanggang kinabukasan. Sabi ko, baka na layas-layas lang kasi hindi ko siya napakain nung gabi na yun. Pero ang hinahanap ni Vina, hindi sino man sa kanyang mga kamag-anak, kundi si Ming Ming, ang 2 taon na niyang alagang pusa. Lagi siya nabistay dun sa kisame eh. Tinawag namin ng tinawag, di talaga siya lumalabas. Tapos nag-alala na ako na baka nga nawala na. Tapos may bumili sa akin na kakilala ko na may alaga din na pusa. Doon lang rin sa kalapit namin. Sabi ko, nanay yung aking pusa, hindi na umuwi. Ano kaya nangyari? Sabi, naku, yung pusa ko rin kagabi, hindi na rin umuwi. Sabi ko, kung nasagasaan naman yung pusa, di ba nandudun lang yung bangkay sa daan. Napapaanak ng pusa ng araw ngayon ang mga kapitbahay ni Vina. Laganap daw kasi sa barangay Libid sa Binangonan, Rizal, ang pagkawala ng mga pusa. Nawala lang bigla, parang naglaho lang, parang ninakaw. Kung alam kung saan napunta. Inaanap niyo po? Hindi ko na inaanap kasi alam ko naman na mangyayari. Saan po ba nakupunta yung mga nawawalang pusa? May dito kasi sa amin, madalas na kasing para naging kalakaran na yung mga nawawalang pusa. Dito nagkakawalaan ng pusa. Kaya yung pusa ko, nilagyan ko ng tanda, pinta sa liig para alam nila na may nagmamayari. Kwento ni Vina, ilang linggo bago mawala si Ming Ming, tinangka na raw ito na kawin. Nakita na ng mister ko na aktuhan na mismong hinuhuli yung pusa namin, na isa ako na. Hinabol niya, nasa sobrang galit niya, gustong-gusto nga niyang upakan. Sabi niya, alagaan niyo po pala yan, sa susunod po, lagyan niyo po ng necktie para alam po namin na may nagmamayari. Ano ang nangyayari sa mga nawawalang pusa sa kanilang barangay? Nagulat kami sa aming nabalitaan. Sa pagkakaalam ko, may humuhuli ng pusa. Parang ginagawa nilang project, dinadala sa Maynila. Yun ang aking pagkaunawa. 2 years ko yung inalagaan, tapos 50 pesos lang niya ibebenta. Kahit naman siguro sino eh, ayaw niyong ginagawa nila eh. Ewan ko lang ba't nagginagawa nila yun. Siguro dahil sa pera. Bilang pruweba, ipinakita sa amin ni Vina ang litratong ito. Patong-patong na mga labi ng mga pusang nakabilad sa ibabaw ng yero. Sa isang larawan naman, nakapatong sa lamesa ang mga patay na pusa. Luha raw ito nito lang Setyembre sa lugar kung saan di umano dinadala ang mga pusa ninakaw. Kamakailan nga, galit na ibinahagi ng isang netizen ang isa pa uling larawan ng mga patay na pusa. Kuha raw nitong November 4 sa barangay Libid din. Pinuntahan ito ng GMA News. Wala man silang nakitang mga pusa roon. Kapansin-pansin naman daw ang masangsang na amoy. Nitong Martes, sinamahan ng aming team ang mga kawan ng Binangonan Agricultural Office na puntahan ang sinasabing Dimano Slaughterhouse ng mga pusa. Pagdating sa itinuturong bahay, bumungad ang larawan ng pusa sa pader. Pero hindi nagpaunlak ng panayam ang asawa ng may-ari ng bahay na si Joselito Plegaria. Gayunman, pinahintulutan niya kaming mai-record ang pag-uusap nila ang kawani ng Binangonan Agricultural Office sa kondisyon hindi pakikita ang kanyang mukha. Hihingi lang po sana kami ng Xerox copy ng sabae. Ay kuya, daladala kasi lumuwas ngayon eh. Ah, lumuwas mo ba? Kayo po ba kasawa ni ano? Paano po ito? Bali yan po yung ano, palaka at saka mga daga kasi yun ang ginagamit sa eskwela. Sa eskwela na, yes, ano po? Yes po. Ay bakit po na may nahagip na sila nung napanood ko po na ano? May mga pusa po na ano? Matagal na po. Ah, matagal na po ba yun? Noon pa yun. Pero nung tanungin sila ng kawani ng Agricultural Office kung maaring masilip ang lugar, una nang nakuhana ng GMA News, tumanggi ito. Nagpakita rin sila ng Bureau of Animal Industry Permit at Mayor's Permit kung saan nakasaad na sila'y nagbibigay ng zoological at biological supplies. Pwede po bang masilip lang? Eh, wala yung bakante? Walang susi. Wala pong susi. Ang sabi po ng asawa, matagal na lang tinigil ito. Ang sinusupply na lang nila ay mga daga at palaka. Pwede pong balikan yon dahil ang susi nga daw po ay nasa asawa, hindi mabuksan. Nakilala
akala namin ang mismong kumuha ng litrato ng mga patay na pusa na nag-viral sa social media. Si Mang Toto, hindi niya tunay na pangalan. Siya raw mismo nawawalan ngayon ng pusa. Sabado, napansin ko po nawawala po yung pusa ko. Ngayon, ang ginawa ko, katulad ng ginagawa ng iba, pumunta ko po dun sa lugar na alam na pinagdadala ng mga pusa. Hinanap ko po yung pusa ko dun. May mga nagkita po ako na mga pusa na patay na. Yung iba, mga nakahiga. Tapos may mga nakatiwarik dun sa pader. Kapag kami minawawala ng pusa, doon po talaga pinupuntaan. Bakit po? Diyan po bang meron? Kasi kilala po talaga na dala ng pusa yun, pinapatay po mga pusa. Hindi na raw bago ang mga kwento ng pagkawala ng mga pusa dito sa Binangonan. Ang NGO o Non-Government Organization na Animal Kingdom Foundation, Abril pa lang daw, nakatanggap na ng mga reklamo tungkol dito. I think these people lives in the vicinity or maybe knows the people involved. Hindi nga po dapat ganun eh, dahil bawal po yan. Unang-una, kung breeding facility siya, wala naman siyang authority to kill the cats. Except of course kung nag-fall nga siya doon sa mga exemptions. Papatayin mo lang yan kung may sakit yan, post risk to human beings, mga ganon. Pero naging commercial yung killing. That's not allowed under the law. We are in contact with the reporters ano, at saka yung mga tao in the vicinity. Nag-prepare po kami ng kaso na isasampal laban po sa owner na ito. Samantala, tumanggi namang magbigay ng pahaya ang mga universidad na nabanggit na sinusuplayan daw ng mga hayop. Ayon sa veterinary professor na si Dr. Wenceslao Ortiz Jr. Sumusulat na kami sa mga City Pound and the City Pound will provide us the animals. Kapag kasi kanyari ang gagamitin sa pusa ay para sa dissection, kung merong madadala ang City Pound din ang kinukuha na namin. Wala kaming supplier, we don't have supplier of animals for this purpose. Sa aming pagtatanong sa Bureau of Animal Industry o BAI, breeding facility ang nakasaad sa permit ni Joselito Plegaria at hindi zoological and biological supplies. During the inspection, nung natanong na ano yung ginagawa sa pusa, nagsusupply ng live, tinanong ngayon kung anong, kung saan ang source. So the cat, sabi nila, is galing sa Laguna de Bay. So it's more on Laguna, hindi sa residential na ganyan. So according dun sa amended law, Republic Act 10631, for subjecting animals to cruelty or neglect, pag namatay yan, mga 250,000 pesos. And or may karampatang kulong pa yan. Mag-i-investigate doon sa lugar na yon, and we will try to contact si Mr. Plegaria. Hindi namin makontakt based sa number. So pupuntahan na lang namin siya. Kahapon lang, sinamahan ng aming team ang mga kawan ng Binangonan Agricultural Office para balikan ang itinuturong katayan di mano ng mga pusa. Ito po ba, hindi po sa inyo po itong, hindi po ba sa inyo yan? Hindi po. May mga nakapagsabi rin po at saka nagtanong-tanong din po kami sa area. Ang sabi po ay ano daw, pag daw sila ay nawawala ng pusa, dito raw sila kaagad dumidiretso para tignan kung nakuha yung pusa nadala dito. Ano pong masasabi po ninyo doon? Ay, wala na po akong masasabi kasi talagang hindi na naman kami nagaano dahil ang taga at saka ano na lang nga po. Noong dati, nung matagal na, nung biyanan ko pa nagaano noon. Mm-hmm. Siyempre, namana nila yan noon. Ayun, noon po. Pero ngayon, hindi na. Samantala, hanggang sa mga oras na ito, nawawala pa rin ang mga pusa ni Namang Toto at Vina. Kaya panay ang kanilang panalangin. Sana ligtas ang mga ito at muling maibalik sa kanilang piling.